Good afternoon, ladies and gentlemen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome back and welcome once again to the Online Technology Dissemination and Training Series of the Bicol Consortium for Agriculture, Aquatic, and Natural Resources Research and Development, back for its third year in partnership with the Bicol University Extension Management Division and the Philippine Association for Agriculturists, Bicol Canarium Ovatum Chapter. My name is Nicole and I will be your host for today. Today we will be having the pilot episode of the third season and we'll be covering the topic entitled Pakasel, the Debesamscat Mechanical Fish Splitter. Before I introduce the resource person for the said topic, may I invite everyone to join together for a prayer and the singing of the Philippine National Anthem. Almighty, ever-living God, the most merciful and compassionate, we thank you for creation and the life you have given us. Together, we people of diverse religions, spiritual expressions and indigenous traditions, who invoke you by different names,
humbly pray for your providence and protection in the midst of the COVID crisis. Strengthen and guide government leaders and private agencies, especially our administrators, faculty and staff, for the wisdom to do what is right and just. Enlighten the minds of students, that despite the educational limitations in this new normal, they may study diligently and effectively. Bless our families, remove our fears, and help us to trust in your love, so that by our example and generosity, we can inspire and help others. Grant all of us, especially the frontliners, good health and accept those who have died in your kingdom. Amen. Good afternoon once again, everyone. We encourage our viewers and participants to actively engage in this discussion by typing your comments and suggestions and reactions in the comments section. We will consolidate them for our open forum later. We will consolidate your questions for our resource person. So comment lang po kayo and your questions, we will make sure that they are answered. Also, don't forget to register via the link provided in the comments section, both here in Zoom and in the FB Live. Because the email that you will provide in the registration form, that's where we will send the link for the evaluation form which you will have to accomplish para po mabigyan kayo ng certificate, ng e-certificate. We will also close the registration form right after we are done with the event. So don't forget to register now and to evaluate later. Okay, now it is my honor to introduce our guest speaker for the pilot episode of the third season of the Online Technology Dissemination and Training Series. He is currently an instructor at the Dr. Emilio B. Espinosa Sr. Memorial State College of Agriculture and Technology. De Besemscat is also where he finished his bachelor's degree in agricultural engineering. Also, he holds a master's degree in the same field from the Central Luzon State University. As a researcher in the college in the Besemscat, he works on various research projects such as the development of shrimp skinner and milkfish production using azolla. One of his projects also includes the Besemscat mechanical fish splitter. To discuss more about the project, I give you Engineer Lawrence G. Almaguera. Thank you, Ma'am Nicole. Good afternoon, sir. Isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Earlier, Ma'am Jean asked me a copy, pre-recorded the presentation para po sa meeting na ito, as activity na ito. And I hope na yung presentation na yun ay hindi natin magamit ngayong hapon. No? Ano kasi yan, dito kasi sa amin sa Masbate, brownout is an ordinary thing. Ano?
From time to time, walang abiso, nagkakaroon ng brownout. So nawawala rin kami ng internet connection. So I hope na hindi natin yun magamit ngayong hapon. So unang-una po, gusto kong magpasalamat sa ating mga participants this afternoon. Thank you so much for spending your time with us today para po sa ating activity, para po sa webinar na ito, sponsored by Vicard, the online technology dissemination and training. And also, I will take this opportunity to the organizers of this event, lalong-lalo na po sa ating director, Dr. Marisa Estrella, and to the Tech Loop Transfer Cluster Coordinator, Sir Lister Narvaez. Thank you so much for giving a slot or a chance sa aming po na taga the best on Scott para po makapag-present or disseminate ng at least one technology that we develop out of our research. No? Actually, this is our first time na makapag-present sa ganitong tulad na ganito na activity. Most of the time, yung mga research po namin ay in-extend lang namin in the nearby communities, yung mga sa karating lang po ng municipalities dito sa amin. So wala pa po kaming mga technology dissemination out of the province. So this is the first time po. Kaya pinapasalamatan po namin yung Vicard for this opportunity po. Okay? And also, I guess yung ating mga participants ngayon ay most are from mainland Bicol, ano? And siguro some of you, this is the first time to hear the name of our school, ano? Bihira ninyong marinig yung pangalan ng school namin for the reason na siguro minsan man lang kayo nakapunta dito sa Masbate or hindi pa man kayo nakapunta dito sa Masbate. And with that, siguro I will take this opportunity, ano, to give you a short background kung ano ba yung meron kami dito sa school namin in relation also sa aking presentation ngayon, bakit kami nagkakandak ng mga research. So please allow me to share my screen to present to you or para po makita niyo yung pre-prepare po namin na video presentation regarding po sa aming school. Can I share, ma'am? Yes po, sir. Go ahead po, sir. Na-disable po. Ah, okay. Years into carving a name as the only state institution for higher learning in the island province of Masbate. The Dr. Emilio B. Spinoza Sr. Memorial State College of Agriculture and Technology has relentlessly unlocked its true potential. Chartered in 1995 as a state college, DeBesmescat has become home to a total of 30 graduate and undergraduate programs in agriculture. Education, entrepreneurship, management, technology, and engineering disciplines. The beloved alma mater of more than 13,000 professionals, DeBesmescat has built over 20 new and refurbished buildings and facilities. Taking pride in its 376 strong faculty and dentition workforce, with a first woman president at the helm, steering the world forward of over 7,000 students each academic semester and counting. Having stood the test of time, DeBesmescat has continued to forge its own path into a future-proof academic organization. Envisioned to be a major catalyst for socio-economic transformation
inmasbate and guided by the moral principles of care. Client focus, collaboration, commitment. Communication and continual improvement. The BESMSCAT endeavors to provide quality, accessible, data-driven, and internationalized state education. Produce academically prepared, skill-seeking, values-laden, and leadership-honed graduates that are lifelong learners, and to sustain partnerships with multi-sectoral, local, and international institutions for academic research. Production, and community-based undertakings. The BESMSCAT, celebrating 27 years of thriving with resilience, of growing with excellence. Come and join the BESMSCAT in catalyzing transformation of the world around us. Unleashing the greatness in another is unleashing the best in you. Be part of the BESMSCAT. Be a catalyst for change. The BESMSCAT, where transformation begins. Okay, thank you so much. So yun po, no? I hope na nabigyan ko kayo ng kunting idea kung ano ba yung meron kami dito sa The Best MSCAT, no? And of course, hindi naman po kayang ipakita ng short video presentation na yun kung ano yung meron talaga dito sa school namin, no? Kaya nga, if it happens na mapunta po kayo sa Masbate, please find time po. Feel free to visit our school and have fun there po, no? So you're always welcome to visit our school. Alright, so based on our presentation, that video presentation, as Agadin, the BESMSCAT also is mandated to perform its core functions, that is instruction, research, extension, and production. So as Agadin po, hindi lang tayo nagtuturo, nagkakandak din tayo ng mga research at saka yung mga output doon sa mga research na kinakandak natin ay dapat ibigay natin doon sa ating mga prospective ng mga beneficiary ng ating output ng research. So, kaya nga po kami nagkakandak ng mga research. Kaya itong ipipresent ko sa inyo ngayon, isang output, ano, research output na ginagamit na ngayon namin for extension and dinadala na namin sa community. Okay? So, actually, this is a machine, ano, the mechanical fish splitter, and then tinawag po namin siyang Pakaser because bininyagan lang po namin siya ng pangalan na yan, ano, because the local term for the dying, ano, yung splitted fish, yung local term po namin dito is Pakas. So yung machine to do it is tinawag namin Pakaser. Okay, so actually yung machine na ito is yun nga pang dying, no? Panghati siya ng isda para po mga makagawa tayo ng dying. With me in this project are the Faculty of Agricultural and Biosystems Engineering, Engineer Jose Calosa IV,
Engineer Alan Yarena, Engineer Aruel Ibanez, Chris Marfit Manlikmat, and our student researcher, Mr. Brazil de la Cruz. Okay? So my presentation only covers on ano po, ipapresent, ipapatuturuan ko kayo ngayon kung paano natin gamitin itong machine ito, how ito, paano siya i-operate, and then ano ba yung kanyang mga key features na pwede nating masabing potential na kaya pwede natin itong i-adapt yung invention na ito. Okay, so before that, bibigyan ko muna po kayo ng konting background. Bakit po naisipan natin mag-develop nitong makina na ito? Okay? Dried fish, commonly called as toyo or daing na isda, is a favorite food of Filipinos. Dried fish is prepared by frying or cooking and also used as condiment in some food preparation. So, lahat naman siguro tayo dito ay familiar na sa tinatawag nating toyo or daing. No? Kung hindi man kayo nakatikim, siguro at least alam niyo na nag-exist siya at alam niyo kung gaano siya ka-famous sa atin bilang Pilipino, no? So dito sa amin sa Masbate, minsan hindi naman siya diretsong kinakain, meaning piniprito ganun, or minsan ginagawa pa siyang pampalasa sa ibang lutuin. For example, pang halo sa mga gulay, okay? So 'yun, maraming gamit at saka marami tayong talagang tumatangkilik ng product na ito, yung daing. So we have two main purposes kung bakit po naggumagawa tayo ng daing. Una is for drying purpose. Hinahati natin yung isda, ginagawa natin daing yung isda para ibilad or i-dry. Okay? So alam naman natin na in this process, we can prolong the shelf life of the fish. At the same time, value-adding process po yan. Ano? Mas tumataas yung value ng isda pag ginawa natin daing compared dun sa fresh na binibinta natin. Also, kagandahan rin pag ginagawa nating daing, lalo na yung mga isda na medyo malalaki, hindi naman kasi maganda na i-dry natin directly yung mga isda na medyo malalaki or makakapal kasi yung dryness is hindi magiging even. May mga case na yung sa labas lang na part yung dry, yung sa loob na part ay medyo ano pa rin, hindi na totally dry. So doon nagsisimula yung pagkasira, pabilis na pagkasira ng ating dried fish. So maganda na talagang ginagawa natin siyang daing muna bago natin i-dry. Another purpose is for stuffing purposes. Ano? May mga cases naman na gumagawa tayo ng daing para lang lagyan ng pampalasa yung isda natin. So not necessarily ibibilad pa, but pagka split ng isda, nilalagyan siya ng pampalasa ng mga ricado and then i-marinate and then later on lulutuin na. Okay? So mas maganda kasi pag na-slice or nahati natin yung isda kasi directly natin may apply yung ating pampalasa doon sa laman ng ating isda. Okay? So Masbate, being known as an island province with 21 municipalities, yung lahat ng 21 municipalities na yon ng Masbate ay merong coastal area. Ano? So may dagat lahat ng munisipyo dito sa atin sa Masbate. Kaya nga Masbate is not just known for being a rodeo capital of the Philippines, ano? Hindi lang baka yung marami sa atin dito. Marami din tayong mga fisheries and aquaculture products. Okay? Yun yung mga iba't ibang klaseng isda. Okay? And hindi rin dito mawawala yung mataas na supply ng daing, of course. Okay? So considering na lahat ng munisipyo, may lahat ng tao ay may pinagkakitaan nila yung pangingisda. So therefore, marami talaga tayong supply ng isda at then ginagawang mga daing. But so far, yung process na ginagawa para gawin itong pag-slice or pag-split ng isda para maging daing ay ginagamit pa rin yung ng mga local fishermen natin is yung traditional na pamamaraan. Ito yung gumagamit ng sharp knife para hatiin yung isda. No, gumagamit tayo ng matalas na kutsilyo, which is alam natin na mapanganib, okay? Lalo pag you are not good in doing or in slicing or splitting fish, kung hindi ka talaga bihasa gumawa ng daing and then sinubukan mong magdaing gamit yung matatalas na kutsilyo, ay delikado, okay? It can cause injury doon sa ating mangingisda. Also, yung manual na fish splitting
na ina-adapt ngayon ng ating mga local fisher folks ay considered as time consuming din, no? Mabagal yung proseso na yung manual na ito, no? Imagine if a certain fisherman kailangan niyang mag split ng more than 100 kilograms, like 500 kilograms. So it takes time para matapos niya 'yon, para lang doon sa paghati, no? And also, so far meron na tayong mga available sa market na fish splitter, ano? But kung mapapansin natin, kahit dito sa Masbate, halos walang uma-adapt or walang nag-adapt ng machine na ito. For unang reason is yung cost, ano? Masyadong mataas yung cost ng machine na ito dahil hindi siya available locally, ano? Imported pa yung mga fish splitter na meron tayo sa market, no? Kaya for example, yun yung price, meron pa yung shipping fee, ano, na pwedeng magpataas pa ng kanyang cost. So hindi afford ng ating mga fishermen or yung mga gumagawa ng daing. So the purpose of this project is now to develop a machine to address the drudgery and hazard faced by the local fisher folks to due to laborious, time-consuming, and risky manual fish splitting. So yun po yung mga pinaka naging basihan namin kung bakit napag-isipan namin na i-develop or gumawa tayo ng sarili nating design ng mechanical fish splitter. So ngayon, ito na yung ating nagawang machine. Actually, kung mapapansin natin, halos ano siya, no? Wala siyang cover, kitang-kita natin yung lahat ng mechanism. Actually, this is just the prototype. Ano? Ito yung pinakaunang design na ginawa namin. Sinadya namin na walang cover, ano? Kasi gusto lang namin matingnan dito sa unang design namin yung mechanism para makuha namin yung functionality na dinidesign namin, no? Yung materials na ginamit ay hindi pa food grade, ano? Yung mga bakal pa lang yung ginamit natin diyan, but yung focus natin is yung function. Dapat yung design na ito ay ma-attain natin yung function na kaya niyang split at saka meron siyang mataas tukos dapat na efficiency. So ano ba yung mga key features nitong mechanical fish splitter natin? Okay? So una, it has high capacity. Averaging 432.59 kilograms per hour. Okay? So compared doon sa manual na pag split ng fish, okay? During the process of designing this machine, nag-interview kami ng mga local fishermen na gumagawa talaga ng daing, and based doon sa aming sa result ng aming data collection, we found out na yung isang tao ay kayang mag-split ng 5 pieces na isda in 1 minute or equivalent to 100 kilogram per hour, no? So yung ating capacity na na-obtain dito gamit yung ating mechanical fish splitter is di hamak na mas mataas compared sa ating manual na pamamaraan. Also, meron din tayong mataas na splitting efficiency. Okay? So nakakuha tayo ng 95% na splitting efficiency. Compared doon sa mga available sa market na fish splitter, halos magkadikit, ano? Hindi naman naglalayo yung efficiency natin. So meaning when it comes to sa quality ng output, almost the same doon sa mga available na commercially available na natin na meron sa market. So syempre, sa manual, expect natin yung manual is ano, halos 100% yan pag mano-mano. Kaya lang yun nga, mabagal. Mabagal pa rin yung process pag nagpamanual tayo. Okay? So another key feature nitong machine natin, isa sa mga kagandahan rin nito, is yung kanyang cost, no? Yung ating prototype, yung nagastos natin dyan is almost 20,000, no? Yung trend ngayon, meron na tayong available sa market na mechanical fish splitter pero mahal. Ngayon, yung hinahabol natin is at least matapatan natin yung kanyang performance, at the same time mapababa natin yung ating yung presyo para maging affordable siya sa ating mga mangingisda, no? So with this output, no, na-obtain natin itong ganitong klaseng machine na mayroong ganitong halaga, even though yun nga yung sabi ko sa inyo kanina, yung mga materials natin na ginamit are not
not yet ano food grade, you know? Kasi nga prototype pa lang naman ito. So yung susunod dami na ginagawa namin, actually we are already doing it. We are in the process of developing the utility model. So yung mga materials na ginamit natin dyan ay pinalitan na natin nung mga food grade. Okay, so yung mga non-corrosive na materials, so instead na bakal, gumamit tayo ng mga stainless na materials. Okay? And then sinimplify natin yung design para mas makatipid tayo, para ma-maintain natin yung halaga na ito na mababa. Even though gawin na natin food grade yung ating makina o yung ating yung ating machine. So gumamit tayo ng 6 horsepower na engine, ano? Maliit siya. Diyan sa 20,000 na cost na yan na na-attain namin, hindi pa po diyan kasama yung engine, ano? Kasi yung presyo ng engine ay nagbabari based sa brand ng makina na gagamitin. So yung na-attain lang namin based sa design, at least 6 horsepower na engine ay pwede nang gamitin. So yung 6 horsepower na yan, napaka-mura na lang po yan. Mura lang po yan, depende pa sa brand na gagamitin ninyo. Also, yung ating machine is portable, ano? Yung mga available sa market, ano siya? Malalaki, parang industrial type siya. Okay? Malaki siya, ano? So, itong ating machine na ginawa, so ginawa na siya, pina-compact natin, pinalit natin para at least maging handy siya sa ating mga fishermen. So, alam rin natin na usually ginagawa yung fish splitting doon sa mga coastal area wherein walang electricity, ano, walang connection sa kuryente o walang kuryente. So gumamit tayo nitong small engine para kahit walang kuryente ay makapag-process pa din yung ating mga fishermen. Okay? So at the same time, yun nga, niliit na natin para kung gusto nila mag-process sa gilid ng dagat, so they can carry the machine and do it in doon sa shoreline. Okay. Another one, yung machine po natin is operator friendly, ano? Hindi niya naman kailangan ng maraming tao para mag-operate. A single operator can do the whole operation. Okay? So kung before sa manual, for example, 500 kilograms na yung gagawing daing in 1 hour, so halos kaya na yun ng isang tao lang gamit yung makina na ito. Okay? So yun po yung mga key features nitong machine na na-develop natin. Okay. Ngayon ay pag-usapan natin paano ba natin ino-operate, ano? Paano ba natin papaganahin yung makina na ito? Okay? So user-friendly nga siya, sinabi ko sa inyo kanina, napakadali lang, hindi naman siya ganun ka-complicated na makina, no? So una, start lang natin yung engine. Okay? So since 6 horsepower lang yung ating engine, napakagaan lang yan. Even though babae tayo or medyo may edad na, kayang-kaya natin paandarin yung engine na yan. No? So meron akong mga estudyante, nag-operate ng mga agricultural machineries natin. So kahit mga 10 HP, yung mga maliliit natin na babae na estudyante, ay kayang paandarin. So much more itong ating ginamit na engine dito sa ating fish splitter. Okay? So 6 HP, kayang-kaya natin paandarin yan. And then the next thing that you are going to do after you na-start na natin yung engine, i-adjust natin yung kanyang throttle. Ano? So, based sa aming mga trials, hindi naman maganda yung performance ng machine pag masyado siyang mabilis yung kanyang andar. Okay? At hindi rin siya maganda kung masyadong mabagal yung andar niya. Okay? So, as much as possible, yung speed ng ating yung blade, actually yung sinukat natin, ano, so directly connected naman siya doon sa ating engine, dapat ay as much as possible 360 rpm yung speed ng ating blade. So ma-attain natin yon pag in-adjust natin yung ating throttle and to moderate lang, ano, nasa kalagitnaan lang siya. So after that, napaandar na natin yung makina, yung engine, and then na-adjust na natin doon sa desired natin na speed. I-feed na natin ngayon yung fish doon sa ating feeder. So sa pag-feed po ng isda, kailangan po nakauna yung ulo, ano? Una yung ulo.
And then dapat ay nakahiga yung isda. And then dapat yung likod ng isda ay yung direction niya ay papunta doon sa araw. Halos nasa, kung nakaharap kayo ngayon na nakikita natin sa screen, nasa right side dapat ng ating feeder. Okay? Para ay nakatalikod siya doon sa ating blade. Okay? So ganun yung tamang pag-feed natin ng isda para yung output natin, yung tinatawag natin na butterfly cut, yun yung parang hinati siya pero hindi totally na-detach yung kabilang part. Okay? The next one is, syempre, ika-collect mo na agad yung na-split mo doon sa ang yung nahati mo na isda. So, before ka, dapat meron kang container na pwedeng sasalo doon sa process mo na isda. Okay? Meron kang container na dapat ay ma-contain yung isda na na-split natin. Okay? So, ganun lang yung ating basic operation. So, sa ating next slide, ipapakita ko sa inyo yung maikling video presentation kung paano yung actual na pag-operate nitong ating makina. Ano? Okay, so ganun lang yung pag-split natin. So syempre, yung limitation natin dito sa ating mechanical fish splitter na ginawa, yung prototype na yan, yung kaya niya pa lang is hatiin. Syempre, hindi mo naman pwedeng ibilad agad diyan or ano, kailangan mo pang linisan, tanggalin mo yung mga lamang loob, yung gills ay tatanggalin mo pa and then hugasan, nilagyan mo nang kung ano man na preservatives na gusto mo ilagay or kahit asin naman lang na pampalasa. So out na yun sa labas na yun sa function ng ating machine. And then dito yung video presentation na yan, kinuha natin yan nung pinakaunang trial. Okay? So konti pa lang yung ginamit na isda. Pero nung succeeding trials namin, gumamit na kami ng minimum of 5 kilos sa isang trial. And then iba't ibang isda na po yung ginamit namin to validate yung performance niya, yung nakukuha natin, kaya natin na-attain yung capacity at saka efficiency na yon, yung pinresent ko sa inyo kanina. Okay? So, ano yung current status ngayon ng ating project, nung makina natin? So far, sabi ko sa inyo kanina, since output ito ng research, and then mandated yung school na yung output natin, yung potential ng mga research output ay dapat dalhin natin sa community para mapakinabangan nila. And then, as academy, maramdaman nila na meron tayong contribution sa kanila, no? So dinala na namin siya ngayon. Meron na kaming in-identify na community, a people's organization actually. Nandito lang sa municipality ng nakakalapit ng school namin. So dinala na namin siya doon, binigay namin doon sa people's organization, training namin sila kung paano gamitin. And siyempre, meron tayong lalo na tayong mga nasa field ng engineering, alam natin na dapat protected yung mga inventions natin. Ano? So kami, dinala namin ito even though wala pa kaming patent. Ano? Wala kaming patent ng makina nito, to be honest. Yung purpose namin is para doon sa improvement ng makina na na-develop namin, humihingi kami ng feedback doon sa mga talagang practitioner, doon sa mga talagang gumagawa ng daing. Pinakita namin sa kanila yung output ng makina and then hinihinga namin sila from time to time ng feedback. Ano ba yung comments nila doon sa ano? And then, yung mga feedback na yun, yung suggestions na yun, ay pwede namin i-consider para doon sa ginagawa namin utility model. No? Para doon sa mga susunod na labas ng aming design ay mas improve na yung nagagawa namin. Okay? So, para siyang yung machine natin ngayon ay dine-develop natin in a multidisciplinary approach. Okay? Kasi for example, tayo na mga engineer, halos theory yung alam natin, ano, marunong tayo sa theory. Iba pa rin yung alam natin, yung actual na nangyayari doon sa field. No?
So kaya nga tinatanong natin yung mga tao doon sa field. Okay? So far meron tayong dalawang unit nitong ating prototype. Isa yung nandoon sa community and then meron tayong isa na nandiyan sa school na ginagamit natin kasi pan-display same time binabasihan natin siya sa paggawa nitong utility model nga na dinidevelop natin. Okay? So yun lang po. Sabi ko nga kan Ma'am Jean before, napaka-iksi lang naman yung presentation ko, pero ang ano ko lang naman is at least ay dapat naintindihan natin kung ano yung content ng presentation ko. So yun lang naman, ganun lang naman yung makina natin. So once again, thank you so much po sa pag-attend ninyo sa webinar na ito. Again, sa ating mga sa host at saka sa ating organizer, thank you. And then siguro, kung meron kayong mga questions na nilagay doon sa ating chat box, ay pwede nyo pong itanong sa akin and pasagutin po natin. Thank you so much po. Ayan, thank you so much po, engineer. Maybe you can stop sharing na po para makapunta na po tayo sa ating open forum. Can you stop it, ma'am? Diyan sa ano po yung host po natin. Nag-ahang yung laptop eh. Nag-ahang yung laptop. Hindi na gumagalaw. Thank you. Ayan, okay na po, sir. Yeah. So, thank you so much, sir, for that very informative discussion. And I am sure that we are all very excited for your innovation and madami din naman pong na-inspire sa inyong innovation, especially na it is because for it is for the community kaya niyo po siya ginagawa. So, thank you so much po, sir. Okay, now we are ready to entertain questions from our participants. Before we proceed to the questions in the FB Live in here, yung mga binato po sa akin na questions, I would just like to ask, you said earlier, sir, na you have two machines and yung isa po is nasa isang municipality na. May we ask po, sir, kung saang municipality or kung anong municipality po yun and why did you specifically choose them to be the beneficiary of your project? Naka-mute po kayo, sir. Okay, so sorry. Una po namin nilabas na machine ay the same municipality lang po dun ng, sa school namin, Mandaon. Okay? Pero nilagay namin siya doon sa coastal area. Isa pong barangay na meron talaga silang organized na people's organization at the same time. Kasi napag-isipan namin na doon sila ilagay kasi qualified naman sila doon sa criteria na hinahanap natin para doon sa technology. Mga coastal area siya, so maraming gumagawa ng daing doon. So kaya napag-isipan po na doon namin sila doon namin siya iligay. At the same time, ang willingness po ng mga tao is nandyan din. Willing silang tanggapin yung makina. Okay? Ayan, thank you po, sir. For our next question, since gasoline engine daw po, sir, yung ginagamit nyo, how much gasoline do you consume every time you use the machine, the pakaset? Okay. So, yung small engine lang naman siya, no? Maliit lang siya. Yung mga ganyan na engine, halos kumukonsumo yan ng 1 liter per hour. No? So, yung maliliit lang naman yan. So, siyempre, depende pa rin yan sa status ng engine mo. Siyempre, habang lumuluma, yung makina mas gumagastos siya. Pero in average, halos ganun lang naman po yung gastos siya. No? Pinaka-consideration kasi natin dyan, pag gumamit tayo ng electric motor, kailangan natin na on-grid tayo lagi. So, yung mga Fisher Fox natin na off-grid naman sila. Kaya kailangan talaga natin ng small engine. So, yun po. Matipid po yung makina na ginagamit natin. Yes, very matipid po, sir. Especially ngayon, mahal na po ang gasolina. Ayan. Ito po, sir. May question po tayo from the FB Live. From Christian Cabiles, may specific size
po ba ng fish ang dapat ipasok sa machine? Kasi based po sa picture of samples, parang uniform ang sizes. Opo, may ano tayo, ano, yun sa prototype natin, yung thickness, yung nagbabari lang dyan, ano, yung thickness should be 2 to 5 centimeter. Okay, so yun pa lang yung naano natin. Yun yung kinukonsider natin sa mga darating na ano no sa development natin as mas mapataas natin yung range. Actually meron siyang ano kasi hindi ko daw nakita sa inyo, meron naman siyang pwede nating i-adjust. Halimbawa maliit yung isda, pwede naman nating i-adjust yung makina. Meron tayong knob na pinipihit lang doon para ma-adjust yung size kung depende sa laki ng isda na inaano natin. So doon nga po sa video, halos the same yung size kasi Indian mackerel yung ano natin doon yung sample. Pero meron kaming mga trials na gumamit din ng bangus. Okay? So mas iba yung size noon kaysa doon sa Indian mackerel. So 2 to 5 po. Okay? So hindi pa tayo nakakano ng mas mga maliliit. Okay, yun na yung trend naman natin, papunta po tayo doon. Thank you po Christian sa question. Thank you din po sir for answering the question. So another question from our FB viewer, from Ma'am Mabernadette Bongais Arimbay. Good afternoon. How much did it cost you to produce that machine? If an interested organization would like to buy that machine, how will it cost for the fisher folks? Okay. So dun sa pinapresentation ko kanina, no, yung pre-present ko sa inyo na machine, yung prototype nga, na gumastos tayo ng 20,000. Ano? But of course, hindi pa po siya available sa market yung makina natin. Ano? So far, yung gumagawa kami pa lang po. Ano? Ang ano namin ngayon, syempre, nag-extension kami. So possibly, ano lang yan, libre pa lang yan. Kami muna yung gumagawa. And then, idadalhin namin doon sa mga beneficiaries. Hindi pa tayo naglalabas ng utility model, yung sinasabi ko na dine-develop natin ngayon na food grade na talaga kasi yung materials natin kanina ay sabi ko nga hindi pa siya food grade. So yung cost po ay iikot lang po doon. Yun yung objective po namin na mag-upgrade man kami ng materials pero as much as possible hanggang doon lang dapat yung cost niya. Na ma-maintain natin yung mababa niya na cost. Kasi yung mga imported nasa 75,000 dyan eh. No? So yung price pa yan doon sa labas. So mag-shipping fee ka pa. So mas tataas po yung cost natin. Okay, so far po ma'am, hindi pa po siya ano siya available sa market na bibili natin. Pero pag kami pa lang po yung gumagawa niyan, ano? So yung rule nga natin, since nasa academe tayo, ina-assist natin yung potential na beneficiaries and then gagawa natin sila ng unit and then dadalhin sa kanila. So meron lang konting MOA, ano? Meron lang contract para po at least ay magamit rin ng school sa mga ano natin. Accreditation or something like that. So thank you po ma'am. Okay po sir. So yung sa price range niyo po sir, mga hanggang saan lang po talaga yung benchmark ninyo? Okay. Na hanggang magkano lang po yung dapat na magastos ninyo for that device, for Pakasem? Okay, so ang ano natin is 20 to 30 ano? 20 to 30 yun na yung inaano natin na halos dapat tayo wag gumalaw doon. So meron naman kaming naisip na ng mga posibleng gawin para at least ay ma-minimize natin yung cost ng machine. Yeah. Thank you po, sir. So, another question po. You said earlier po, sir, na hindi pa siya patented. So, ano po ba, sir, yung status ng patent for Pakasem? Okay, so, yung prototype, hindi pa namin, wala pa kaming ano na ipa-patent dyan. So, yung ano, ang pinaka-reason kasi namin dyan, ano siya, service-oriented yung project for free. So, anyone siguro, kasi since nailabas na namin, so free na yung tao na nakakita, kayo kumbala kung kukopihan nyo or what. So, ang ipapatent po namin, yung ipapatent namin is yung dinedevelop namin ngayon. Okay? Yung bago na, yung ina-upgrade namin. No? So, ganun po talaga, may possibility, ganun yung mangyari. So okay lang yan, mas marami yung gumagawa, mas maganda yon, mas magiging cheaper yung ano natin dyan, yung makina natin na makakatulong sa ating community. Okay po? Ayan, thank you so much sir. So yung food grade level na po yung ipapatent ninyo.
Okay. So last question po, sir. What are your future plans po after patenting? So, ibebenta niyo po ba siya or for the municipalities po muna? What are your plans po, sir? Okay, so depende. Siyempre, nasa ano rin natin yan, yung pagbenta sa ano. Pero so far kasi, wala pa kaming, meron kaming mga na-patent before. No? Matagal na kaming gumagawa ng mga makina, ng mga machine, pero hindi pa kami nakakapagpa-patent. Meron kaming na-patent before, medyo matagal na tagal talaga. And then yun lang yun, wala na kami na-patent sa ngayon. So syempre siguro ano din ito ng school eh, parang sabi natin product rin ito ng school. So as much as possible siguro gusto natin ito i-preserve na pagmamayari ng school. So depende po sa kung ano po yung pag-ano ng management, kung ano yung plano sa mga napapatent natin. Pero may possibility, syempre para magamit siya ng community, dapat ay ilabas natin. Okay, pag na-patent natin ay dapat maging accessible na siya sa ating mga target ng mga fishermen na pwedeng makabenefit ng makina. Yes po. So this is really for the community po, sir. Yeah, thank you so much, sir. So I guess we don't have any more questions. Ay, meron pa po pala, sir, pahabol. Sige po. Ito po. From Raymond Espinida Bores, magtatanong lang po, paano kung hindi kalakihan ang isda, adjustable naman po ba yung blade nito? I think you answered this already, pero hindi po ata na-catch ni sir. So yun nga po, no? Pwede, may na-adjust po tayo, pero dun lang sa range na yun, ano? 2 to 5 cm lang po muna tayo. Sige, ito pa po pala sir. From Sir Christian po ulit, posible po ba na frozen ang isa lang sa machine? Sometimes kasi may cases na marami ang supply, then may tendency na i-freeze muna. Okay, yung mga hindi, yun yung hindi pa natin na-try, ano? So yung trial natin limited doon sa mga hindi frozen na mga ano, yes, in fresh or kahit hindi man fresh, pero basta ano siya, hindi siya frozen. Kaya yun yung pinag-assess natin. Pwedeng cold, malamig lang kasi yung mga nabibili sa market, malamig. Pero hindi talaga as in frozen. So hindi pa tayo nakapag-try yung kung yung frozen ano. So Sir Christian, yun yung hindi pa natin na-try. Okay, kung ano yung magiging resulta pag trinay natin yun. Thank you. So pag freeze po, i-defrost po muna, di ba? Actually, pwede mangyari yun. Okay. Kahit na doon sa manual, mahirap naman kasi pag masyadong matigas yung ano eh, pag manual ano. So, pero anyway, since machine niya ito, baka pwede natin i-consider yan doon sa mga susunod natin na trial. Okay, so ito yung kagandahan ng ganito na forum, ano, dissemination. At least meron tayong nakukuha ng mga feedback doon sa ating mga participants na pwede na natin i-consider sa pag-develop ng makina. Okay po, thank you. Okay, another question pa po pala, sir. Ina-ask po ni Ma'am Bernadette kung pwede rin daw po sa squid. Ay, hindi pa po natin, Ma'am, na-try. Hindi pa po natin na-try sa squid, ano. So pero so far yung design consideration natin is yung may mga backbone, ano? May ano talaga, even though yung squid ano naman may back, may I don't know, may para may buto rin siya, pero yung I mean yung isda talaga na ano, hindi tulad ng squid, kasi yung squid masyado siyang pag ano na mini fish siya pag naiipit siguro ng bayer, so pwedeng hindi siya kumasya doon sa atin sa design natin ngayon, kasi pag naipit yung squid mini fish siya, hindi na siya aabot doon sa range natin na 2 cm na minimum. Okay? So and then hindi po natin ma-sure, ma'am, kasi hindi pa po natin na-try sa squid. Yeah. Okay, thank you so much, sir. So eto po, wala na po talaga atang mga questions. So madami po talagang interested sa PACA, sir. So I guess we don't have any more questions for our resource person. So, can you just give us, sir, some words of wisdom for our future agricultural engineers or for the researchers in the same field? Okay, so I guess meron tayo dito mga participants na mga estudyante, ano? So, lalo na mga agricultural engineering students. So nasa field talaga natin ito. Isa ito sa mga pwede nating mga noble act na pwedeng gawin, ano? Yung gumawa ng mga makina na pwedeng makatulong sa mga kababayan natin. So as student, so dapat ganun po yung ating mind. Ganun po yung ating mindset, ano? Mag-develop tayo ng mga technology. Simulan natin ngayon since nag-aaral tayo, and then mga bata pa kayo, nandiyan sa inyo yung mayroon pa kayong masyadong malawak na pag-iisip.
So pwede pang malikot ang inyong mga pag-iisip. So dyan na naman nagsisimula yung research. So out of those malilikot na isip, makaka-build kayo, makaka-produce kayo later on ng magandang output sa research. So tulungan natin yung ating mga kababayan. In a simple act tulad nito, so mga agricultural engineering tayo, ito yung dapat na ginagawa natin. So gawin po natin. Thank you. Ayan, thank you so much, sir, for that message for our participants, especially to our future researchers and our future engineers. Okay, thank you again, Engineer Almaguera, for your time, and we hope that more blessings will come to you and your institution, to the BSMSCAT. So in behalf of BCARD, BUEMD, PAA Bicol, we would like to extend our utmost gratitude to all our participants and to our resource person for your active participation. So please watch out for our future episodes, and hindi dito nagtatapos ang ating mga talakayan. So thank you so much, Sir Engineer, for being our guest for today for the pilot episode of the third season of the Online Technology Dissemination and Training Series. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Thank you po, and thank you, everyone. With that, keep safe and God bless us all.